Okay, so wala kang property. Vehicle and driver, 5 additional person. Oh, yan ang beach, guys. Oh, maganda. Dagat na ba yan? Pwede, pwede. So, mula doon sa sino ni Kuya, papunta rito, no? Sa lake na to, mga 5 minutes drive lang. Maganda. Wow! Dinanawa ka sa ano eh. Medyo mahalot na konti dahil mahangin. Oo. Pag hindi, tayimik yun. Oo. Guys ha, may mga naliligo dyan. Hmm. May pa ako nakita rin, sumalaylo yun, nakatibak pa. Hindi naman. Biro lang yun. Mura dito sa inapaan ko hanggang doon sa pinakadulo doon na ano, square yan papunta ron. Hanggang doon sa kabilang. Alright you guys, magandang hapon po sa ating lahat. At ang current location natin is andito tayo sa Winnipeg, Manitoba. Saan dito tayo sa bahay ngayon. Ayan, kasama natin si Mrs. Wow! At meron kaming alalakarin si Inday. Hmm? Dadaan dito si Kuya Ezekiel, yung ahente ng bahay at saka lote. Meron kaming dadalawin o pupunta ang lote. Hmm. Kasi parang meron kaming nakita online. Filipino rin siya. Titignan natin. Mag-sightseeing tayo baka sakaling makakuha sa budget. Yan. Ah, ito na pala. Yes! Okay lang ba mag-vlog? Okay lang. Nagba-vlog na siya ako eh. Kaya ganda. Yan, si Kuya Ezekiel. Ang ganda ng bahay niyo. Ay, ang ganda ng tabi ko na lang dito, Kuya, sa taas. Dito na lang. Oo. Ang ganda ng 150 pala. Dito. All right. At oo, may vlog ako. Eh, baka sakaling makakuha kami ni Mrs. May viewers din naman tayo, may mga subscriber. Oh. It's all about tracking din naman yung ibli na vlog ko. Sa ano? Lakay tracker. Wow. Lakay Ilocano. Ilocano po. San Ilocos o sa Pangasinan po ako, Pangasinan. Ah, magkalapit lang tayo. Ay, taga Pangasinan po. Hindi, Pampanga kami. Ay, Kapampangan kayo. Oo, bayaw ko, kapatid ko, doon nakapag-asawa sa Florida Blanca. Oo, Kapampangan ng bayaw ko. Anong pangalan? Apelyido nila Salazar. Edmond Salazar. Taga Florida Blanca. Anong napili mo? But anyway, yung napili, yung tignan natin ko yung katulad kila Ate Susan. Shoutout nga pala kay Ate Susan. Ay, yung medyo malaki. Hindi. Yung 12,000 ata yung... Ah, yun. Mayroon dito. Oo, yung ano yun, nandun. Marami dun. Nangapura siya. Yung Lily Bay ba yun? Oo, Lily Bay. Oh, yun. Mayroon din na doon. Yung mayroon ng... Ano ka dito? Mayroon... Yung... Tangke. Iba naman. Mayroon garahe. Oh? Tingnan natin. Sige. Dito. Kasi open naman yun eh. Oh, sige. Magkakalapit lang din naman yata doon. Magkakalapit lang naman yun. Tingnan natin. Ang guys, sa mga taga Winnipeg, ito si Kuya Ezekiel. Agent po ba kayo, Kuya? Oo, realtor. Realtor ng bahay at saka land. Lupa, vacant land, cottage. Oh, cottage. Kahit ano. Oo. Kasi, nagbabalak kami ni Mrs. Kumuha sana ng yung ano, yung parang ano bang tawag niya na? RV. Kaso, niisip namin kung kukuha kami nun, wala kami mapagparkingan, magbabayad na naman kami kung saan. So, katulad ng mga karamihan ng mga kasama Pilipino rin dito, nang ginagawa, kumukuha ng lote. Kung bakit hindi na lang muna kumuha ng lote pagkatapos yung RV kung sakali na. Mm-hmm. Yun ang inisip namin. Yeah, maganda nga idea yun. At kung gusto nyo guys, andyan si taga Winnipeg, kilala nga naman siguro si Kuya Ezekiel eh. But anyway, just to be, banggit lang yung pangalan ni Kuya Ezekiel kasi sa purpose of video vlog natin. At silipin natin yung mga
pa-show na kanyang mga ano doon na mga porcel na mga hawak. Guys, mga ilang oras ang biyahe natin, kuya? Mga 55 minutes. Siguro maximum 1 hour. Maximum 1 hour, yan guys. Sama kayo sa tour namin, titingnan natin at yan para malaman natin. GoPro. Ano lang ho ito, kaya mga nasa 450 lang yata ito, no? Talagang pang-vlog lang. Oo. Just to update lang, mga kaibigan, 23 more kilometers mula dito hanggang dun sa unang showing ipapasyon ni Kuya Ezekiel. Yan, tante lang tayo. Lapit-lapit na to. Konting kembot na lang. Konting kembot na lang to, oh. Tama. Yan din si Mrs. sa likod. Wow! Okay naman yan, Mrs. May gasolinaan din pa pala rito, no? Maganda. Hindi siya yung katulad ng parang liblip. Ah, hindi. Hindi siya liblip. Ito alas parang... Doon mo. Malapit lang. Uh-huh. Hindi siya kalayuan. Uh-huh. Highway 6. Ang guys, sa sobrang update, nandito na tayo, malapit-lapit na. Ano lang. Ito yung mga porcel nilang mga lottery ito. Yung cottage. Tapos mga camper. Uh-huh. Ito mga to, cottage yan. Cottage yan. Oo. Basta gano'n lang itsura ng ano, cottage. Yan. Mobile home. Yung ready to move. Gusto mong lipat. Oo. Kompleto pala eh. Bibili ka lang kung ano eh. Pero sa ngayon, loti muna. Oo. Tubipalo na yung mga ibang mga plano. Oo. Siyempre eh. Importante yung loti. Oo. Baka kasi magtaas eh. Alam nyo ng value ng mga ganyan dito, mga loti. Talagang magtataas yung mga yan. Ano yan? Parang getaway. Kapag yung sa busy city, every weekend gusto mong magpahangin. Magpahangin. Oo, yung, kalahap ng ibang ano. Oo, oh, yung ma-repress ka lang. No. Yan. Yan, mga camper. Oo, mga campers yan. Ayan yun ang mga mobile home. Ah, ganyan yung mobile home. Oo, oh, yung nanilipat. Oo, oh, okay. Dati mas marami doon. Okay. Ito lang yung bungat. Bungat pa lang to. Tapos pupunta tayo doon sa may lake kung saan naliligo yung mga Oo. May malapit na lake doon. Yun din ang yun ang kagandaan. Parang mga bata eh. Nag-enjoy sila. Tapos mayroong nagkakaya. Paddleboard. Ito mga Portuguese yung ano nito. A Portuguese naman yan. Yan. Itong isang community na to. Compound ng Portuguese yan. Yan, yan. Meron silang association dyan. Oo. Meron sila. Marami. Camper din. Kung dadiretso ka doon, yun yung papuntang beach. Oo. Pero dahil dito yung pupunta natin. Yung pupunta. Oh, sige. Dito muna tayo tapos. Oo. Pupunta tayo, tayo sa malang beach. No? Yun. St. Laurent Veterans Memorial Road. Ito ang main street siya. Yan, mga cottage yan. Parang still bahay yung cottage pala rito, no? Parang bahay na rin. Bahay talaga. Residential kasi. Bahay talaga. Bahay ang ano. Yung kaibigan namin, nagpatayo dyan. Oo. Bago, mga 2 years ago. 180,000. Ay, yung ano? Bahay. Bahay mismo? Oo. Na hindi na namumove? Hindi na. Oo. Talagang ano siya doon. Nakapit siya doon. 180,000. Parang talagang value, bahay value na ng bahay yun. Oo.
tambay sa atin sa Winnipeg na bago. Oo. Oh. Bungalow siya. Ganun na yun. Hmm, ganun. Marami. Isa siyang municipality ito. So, alam mo mayroong nakatira dyan. At saka gandaan, may mga kuryente oh. Ah, meron. Hindi siya yung talaga liblib. Oo, oh, yun yung sa'yo liblib eh. Oh, masyadong liblib. Ito yung sandpiper na isa. Punta din sa lake. Pupuntang lake niyan. Pero yung pupuntan natin sa Duymont. Marami pa nga dyan, mga bakante. Alam mo yung daan na yan, di ba? Oo, kuya. May alaman na yan. Ay, ano yun sa inyo? Eh, yun ba? Parang yun eh. Yun nga. Lilib eh. Yung guys, may nakarating na tayo dito sa isang ano ni kuya dito. Makita natin yung yes, yung right side na. 31, no? 31 lilib eh, oo. 52 yung pa. Yun ang inaanan ng rural yung kung mayroong mga gamit-gamit pinapalinis. Oh, okay. Para magandang tingnan yung ayun oh. Niya to. Meron din silang meron din pumupunta rito? Meron. Ayan. Ito. Ay, ito yan? Ah, okay. Ayan. Tingnan natin. Sige, tabi natin yan. Kasama ba itong ano ng bata? Kasama. Buti pa siya, malakas ang sinan mo. Bell? Bell ako kuya? Ah, oo. Alright. Ah, ito yung ano. Ang guys ha. Saan po dito kuya? Ayan, yung marker na ito. Itong marker na ito? Ayan. Ito yung marker kuya? Oo, ito yung marker na to. Tapos ayun yung doon, yung dulo doon. Ito, ito? Pinakadulo doon, ayan lang. Hindi, dito. Ito yung marker na pangalawa? Dito. Ay, ito? Oo. Hindi kasama yan? Hindi. Oo. At saka yung doon. Yung dulo doon. Tapos itong kudrado pala, kudrado. Ay, ano, square. Square. Ito. Ito, ito kuya. Ito, tapos ito. Yan. Bali, ilang square feet ito. Ito yung ano niya, pinaka. Tapos, yun yung ito. Tapos dito. Doon sa kabila na benta na? Oo, iba na yun. May bumili na dyan? Wala ka. Oo. Ito yung Lily Bay. Ah, may mga kapitbahay na rin. Meron din doon. Saan po? Meron. Sa kabila. Ika din nagbenta ang kuya? Hindi, pero pwede kami magbenta kahit saan, pwede ako dyan. Ano, benta nyo na yun nandun sa kabila? Eh, hindi pa. Tignan natin. Kano din yun sa kabila kayo? Tignan ko. Nalapit ka rito, han? So, ito yung isang lote. Kasi may nakalagay na, ano. Yan, guys. Remax ang ano nito. Pero pwede ako dyan. Hmm. Ano na... Meron siyang ano na yan, tatak na yan, yung binibenta na yan, dyan. Ito yung isang lote na to. Ilang square feet to kuya? Diba 50 by 100, halos? Oh, 500 square feet. Itong, no?
5,000 square feet. 500. So, bali, ito, ang lote na to is, 50 by 100. Ha? 50 by 100. 50 to 100 ko yan, oh. 52 by 100. Ilan yun, han? Ano, feet. 52 by 100 feet. Oh, time, i-times mo, 52 times 100 feet. Ito. So, ilan? 5,200 square feet ito. Oo. Ito yung sinasabi. Tapos ito. Ay, kuya, din ba ito dito? Oo. So, magkano daw? Hindi ko nga alam. Alamin natin. Saan lang ang laki nito, kuya? Ito lang sa kanya. Saan ang, sa, hanggang saan? Oh, sige. Dalawahin natin. Dalawahin natin. Ito nga, eh, pinapakita ko nga. May kakatera mo na lang yun. Oo. Nalinisan na pati ito dito. Yung isa, hindi lang malinis. Pero maganda na rin lote yun, ha? Maluwang-luwang na rin yung guys. Kung tutuusin. Tignan natin kung kasya yung budget natin, di maganda. Kung ito, malaman natin kung konti lang yung ano, yung ano, yung wala akong makita eh. Ito, binibenta rin ng mga realtor. Ayun eh, kung 11,000 yung 5,000 square feet na yon, eh kung ito eh, tingnan natin kung ilan ito. Kung sabihin nilang ano, malalaman natin at doon natin na alamin kung hanggang saan ang luwang nito. Kung ito, hindi pa linilinis na to, o kaya itong nalinis na to mula dito sa dulo na to, maluwag na rin to. Okay na tong starting nga. Mula dito sa inapakan ko hanggang doon sa pinakadulo doon na square yan papunta ron. Hanggang doon sa kabila na yon. Itong maganda-gandang presyo. Baka yun na siguro yung ano yung namin ni Mrs. Mas maluwang to kung sakali man. Hanali ka! Para malaman natin. Ay, ito maluwang ito kung hanggang saan naman na yung ito. Tanong. Sabi kuya, pwede doon din siya ibenta. Oh, ang tanong natin kung hanggang magkano ang presyo na ito. Pero ito, okay naman ito. Mali, may 5,000 square feet. No. Pero pampalaruan ng mga bata. Tanong ko kuya, may mas malaki pa nito at malapit lang dito. Kasi yung mga resident dito, meron silang ID, walang bayad. Okay. Pero yung mga outsider, may bayad. Outsider lang. Oh, ang dami yung mga nakaparking ng mga sasakyan na pupunta sa lake pala. Ayan ang lake. Yan ang paliguan ng lake. Yung na natin. Oh. Kabayan nga natin para ano? Ay, meron ano ito. May bayad. May bayad yung mga outsider o mga ano? Sabihin natin, ano lang. Sisilip lang, oh. Sisilip. Kasi nagsyo-show lang ng bahay. Mm-hmm. Oh. Puntahan natin, oh, para ano. Hi guys. Alis para, ay yung cellphone mo. Ay, oo, kuya. Kuya, taas mo to. Tapuntahan natin ito guys. Tutal lang dito na tayo para malaman natin kung makukurso na daan ba ni Inday itong location. Wow! Ayan, galing doon.
5 minutes drive? 5 minutes drive mo lang. Oh, pwede pang lakarin kung totoo sir. Ah, malapit lang. Oo. Oh. Kung umaga, yung medyo maganda yung ano. Oo. Oh. Pwede pang mag-jogging. Oh. Anong ano, Park Gross RV, Big Tree Park. Ang pangalan ng ano na yan guys ha. Ito yung ano, lubang mga bawal dito. Welcome to Big Tree Park Beach. You know, public access to the beach allowed through park only. Park hours Monday, walang nakalagay admission, 10 vehicle and driver, 5 additional person. May bayad. Hi. Can we just see the beach? Yeah, you guys can check it out. Okay. Yes, I have a vlog, so we are showing the land there. So that's why we want here to see also. Thank you. Napa-English na naman ako dun mga kaibigan. Alam nyo naman sila kay. Utal na tayo sa pag-English. Napa-English pa tayo. Oh wow. Gandaan dito mga kaibigan. Ah. Nandyan na yung beach. Bukang itong mga tao rin dito na nagplano. Oh, mga nagplaplano siguro. Oh, ang gagawin nila rin. Papatayo sila ng mga cottage. Mga cottage malamang. Oh. No lifeguard on duty. Oh, yan ang beach guys. Oh, maganda. Dagat na ba yan? Yeah, lake. Lake lang yan? Yan guys. Ay, oo. Oh. Oh, han, maganda. Pwede, pwede. Wow! So, mula dun sa shino ni Kuya, papunta rito, no? Sa lake na to, mga 5 minutes drive lang. Maganda! Hindi na naawa ka sa ano eh. Medyo mahalot ng konti dahil mahangin. Oo. So, pag hindi, tayimik yan. Oo. Guys ha, may mga naliligo dyan. May pa ako nakita rin, sumalaylo yun, nakatibak pa oh. Hindi naman, biro lang yun. Paano mo makita sa mata mo yun eh? Well, at least guys, nakita natin. No, ito. No, malayo pa oh. Dami pa doon. Maraming naliligo, tsaka yung kayak, paddleboard. Oo, kakayak pa sila doon. So, nag-enjoy yung mga bata. Paganda dito sa location na pinakita nyo kuya. Ayos. Pero yung pasaskat, kaya tingnan natin kung magkano price niya. Oh, alamin ni kuya. Alamin ko pagkano na tayo. Kung sakali. Alis, alam nyo na yung ano, yung location. Saskat yun, sabi niya. Di ba yung mga listing na binigay nyo sa amin, nandun din yon, makikita. Parang ano eh, may nakikita akong saskat yun eh. Medyo mas mataas doon sa... Medyo malaki siya eh. Pero kung maluwang naman, di... Baka... Talagang mataas talaga kasi maluwang din naman talaga eh. Kaya meron silang washroom, maganda dito. Oh, okay. Pero pwede, may payment yung ano, no? Hindi, pag hindi ka, resident eh. Oh, okay, so... Wala kang property. Okay. Thank you. Gonna say hi to camera. Then say hi to camera guys ha. Right. So you guys, nandito na tayo sa bahay natin tayo ni Kuya. Kuya Ezekiel. Update nyo na lang kami Kuya, no? Sige. Para malaman natin yung presyo para doon sa dalawa nung kami magde-decide kung alin doon yung pipiliin nyo. Okay. Okay. Thank you Kuya, no? Okay, no problem. Salamat. Okay. Okay. All right. Okay. Thank you. Oh. Okay, kaya nandiyan ang Ford 150 ni Kuya. Wow! Maging bago pa. Alam sa palagay mo, Han? San banda ron ng Corsonada ni mo? Hindi natin mag-usap yung mga... Saan mo yung usap niya? Punta tayo sa Sepoy. Saan ba ang usapan natin dito, Day? Sa Sepoy. Nalasing tayo, Day, ah. Dito tayo, Sepoy ka dadaan. Bakit di takdyan ka pa dadaan? Ihi mo na ako. Oo, sige. Pipipi mo na. Sarado ko ito?
Ayan guys, andito na tayo sa bahay at antay ko na lang si Mrs. dito para mag-jingle. Ayan eh. Yan na, o sige. I-update tayo ni Kuya Ezekiel after 2 weeks siguro kung sakali man. Kasi yung yun, ika-cash yun eh. Hindi pwedeng i-loan. Kasi medyo hindi ganun kataas ang presyo. Kaya naman, wait nyo lang. Upang sa ganun malaman natin kung talaga matutuloy yung pagbili natin ng lote. Ayan guys, tara! Grocery muna tayo. Samahan nyo kami. Alright you guys, nandito na tayo ngayon sa bahay. Sa previous video natin, nakita nyo naman yung pumunta tayo doon sa doon sa pinakita ni Kuya Ezekiel Tolentino na may napagdesisyonan namin ni Mrs. na yung isa na lang ako, kunin namin yung parang bali dalawang lote pero may kamahalan. Ngayon, tatawad kami ni Mrs. kaya ibinigay ni Kuya Ezekiel yung mga dokumento rito. Nasa harapan ninyo, papakita ko lang sa inyo, no? The Manitoba Real Estate Association Offer to Purchase. Ayan, so yung pangalan namin mag-asawa, Ms. Tortina and Aileen. At ito yung ito yung lugar niyan. Yung isang lote ito, 40 Saskaton, at saka itong isa rin dito sa 42, magkatabi yan eh. So bali dalawa ito, pipirman namin yung mga dapat pirman diyan. Alright you guys, na sign up na namin ni Mrs. ang offer to purchase. Di ko na lang babanggitin yung price, no? Basta budget, ano yun? Budget land. Yung nabili namin ni Mrs. Ilalagay ko lang dito sa dito sa envelope. At dadaanan ni Kuya ni Kuya Ezekiel. At kasama itong dalawang cheque na down payment doon sa tag-isa naming isang land, yung lote doon. Lagay ko na rito para sa ganun eh. Dadan siya ngayon, nag-message niya sa akin, abot ko na lang sa kanya mamaya doon sa sasakyan niya. Alright you guys, andyan na si Kuya Ezekiel sa harapan at abot ko sa kanya yung mga papeles. Kaya naman tara, meet natin si Kuya Kuya Ezekiel. Hi sir. To okay, shout out kayo. Kaibigan si Kuya Ezekiel nandito na at abot ko na sa kanya yung dokumento at saka yung dalawang cheque. Paki-double check mo na lang sir. Tatignan natin baka mamaya may mali. Si Kuya Ezekiel po. Yan, check nyo na lang tapos pagka update nyo na lang kami na. Kung ano man ang Yung check din baka mamaya mali yung napirmahan ko para sa ganun eh. Tama naman. Oo. Ay ito. Wala. Oh, sige, initial lang din? Initial lang. Sige, din. Initial lang ko na lang diyan sa may sasakyan siguro, may ballpen naman kasi siguro kayo diyan. Sige. All right. Ayun. Katapos nito sigasuhin na ni sir tapos update na lang nila kami. Where is he? All right. Where is he? Yeah. He is the one who is selling land. In the near of the beach. You buy it? Wow! If the owner will going to sell to us, we will going to buy. But if it's not, then it's not. Can I say, Clark? Ay, bakit? Meron pang daladalang ano itong anak ko. Dumbbell niya talagang saan ba nagmana yan? Tatay o nanay? May dumbbell eh. Lakay Pinoy Tracker.